So hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Kyre Bell. So for this video is pag-uusapan natin kung paano mapapataas yung power score. So madami kasing nagtatanong sa akin about yung mga newbies, high level nila pero yung power score nila is hindi sumasabay or low yung power score nila. So for example, level 40 sila, then yung power score nila is around 15 to 20k. So paano nga ba siya mapapataas, and papaliwanag ko sa inyo lahat-lahat kung ano ba talaga yung pinagkukuna ng power score. So bago natin simulan ng video is ang price po ng dry ko ngayon is 19 pesos. Yes po, as of December 15, 2021, ang price po ng 1 dry ko or 106,000 dark steel is 19 pesos. Yan. So 19 pesos po ang 1 dry ko ngayon. So yun guys, bago natin simulan ang video, syempre is magpaparapol muna tayo. So pipili tayo ng 5 winner na mananalo ng tig 1 million dark steel. So itong event na to guys, for men na 21 lang. Ayan. So ang first winner natin is, ayan, si Miracle Pogi. So congrats sa'yo, nanalo ka ng 1 million dark steel. Ang next is si Lazar Sama. Ayan, ang pangatlong winner naman is si Kyutoshi. Ayan. Ang pang-apat is si Vera. And ang pang-lima is si, ayan, Mount Trick Crew. So, ayan, shoutout sa inyo and salamat sa inyo and congrats sa mga nanalo. Ayan. So, by the way guys, nagpapa-event nga pala kami. So, ito yung event namin for this coming December. So, ayan po lahat ng event. So, sali na kayo sa Discord and i-link ko sa inyo yung Discord channel ko sa may baba. Yan, para makasali din kayo sa gaganapin na event. And of course, yes po, nagpamigay na po tayo ng Dark Steel at may nanalo na po. Ayan, so total po na price na napanalo na nila is for today, December 15 is 23 million Dark Steel. So may 77 million Dark Steel pa po. So ayan po yung mga nasa list ang mga nanalo and nabigay ko na po sa kanila yung mga price nila. Ayun guys, congrats ulit sa mga nanalo. So, ang first thing na kailangan nyong malaman paano mapapataas yung power score is level. So, guys, pag nagle-level up kayo is nagbibigay siya ng power score. So, every level, pwede kayong makareceive ng 100 to 300 power score. So, depende yun, pag, lalo na pag mas mataas yung level nyo. Mas mataas yung bigal ng power score. So, kailangan natin is magpa-level para tumaas yung power score. So, ang pangalawang source of ano naman dito, power score is basically, at obviously naman, is yung equipment. So, ito talaga yung pinakamataas magbigay. Ayan. Pero pag ano, low level ka, so, pwede na sa'yo yung uncommon. So, ito yung gap nito is around level 25 to 40. Then, yung rare is around level 40 to 60. Then, yung epic, dito na papasok yung ano, level 70 to 90. So, yes po, hindi nyo po need mag-rush kung hindi kayo kukuha ng bally holder or hindi kayo magba-bally hold. So, yes, for me, okay na tong level 25 to 40 na naka-tier 4 ka na uncommon. So, lahat yan, applicable yan, weapon, top, bottom, so, and so on. Ayan. So, obviously naman, mas malakas tong rare kaysa sa uncommon at mas malakas tong epic kaysa sa rare at legendary kaysa sa epic. So, sa Legendary, huwag nyo munang isipin yan. Pinaka-late game na yan. Then, Epic, ito yung pinaka-mid game. And ito yung mga early. At syempre guys, mas mataas tong Tier 2 kesa sa Tier 1. Tier 3, ayan, kesa sa Tier 2. At Tier 4 kesa sa Tier 3. Ayan. So, dito, pwede nyo lang i-plus 5 is yung Tier 4. Kasi sayang yung materials nyo. Then, sa Rare naman, huwag kayo magpapa-plus 5 ng Tier 1. Then, yung tier 2, pwede nyo siyang ipa-plus 5 kung may extra kayong enhancement stone. Ayan. Pero pinaka-goods na ipa-plus 5 dito is tier 3 and tier 4. Sa tier 4, magpa-plus 4 ka lang at gumamit ka ng mystical stone para tumalun siya sa plus 7 to plus 8 or plus 6. So, iyon guys. As applicable din siya sa lahat na to guys. Ayan. So, iyon yung pinaka-main source ng power score. Yung equipment. So, mahalaga yung equipment. So, makakarap nyo naman siya by time to time, so huwag kayong mag-rush. Nasa quest naman yan, and pwede nyo siyang makuha sa may, ano kung swerte kayo, sa raids. Yan. So, nakukuha naman siya guys, sa raids, sa boss raids, and pwede kayong makakuha sa mga, ayan, sa mga field.
So, hanap lang kayo yung nagdadrop ng rare. Kuwari, dito, ayan. So, may mga equipment na nadadrop yan. Kung swerte kayo, makakakuha kayo nun. So, yun guys. Make sure na tier 4, ayan, and plus 5. Para tumaas yung power score nyo ng matindi. Then, ang next thing na kailangan nyong i-consider is tong training. So, training guys. Mahalaga, training. Ayan. So, constitution, inner force, tsaka solitude training. So, solitude training, level 70 pa siya. Kaya, kailangan mong mag-pa-level para ma-unlock din. So, ito guys, for example, sa inner force, kailangan mong mag-main quest para ma-unlock tong Nanying manual, tsaka Nanyang manual. So, yes, need mo yon. Ayan. So, need mo to ipalakasin. So, tignan nyo guys, ang bigay sa akin ng power score is 5,026. So, dito pa lang, malaki ng bagay to. So, 5K plus yung bigay. And, of course, constitution, nagpapataas din yung mga physical defense, HP, ayan, evasion, or yung para mag-miss sa inyo yung kalaban. Then, accuracy, para hindi ka mag-miss. Then, MP, spell depth, and physical attack. So, dito naman guys, kailangan mo lang mag-gather. So, ayan naman yung mga requirement materials nila. Ayan. So, click mo lang yung source, then, ayan, kung saan siya nakukuha. Ayan. Need na need mo tong ipa-level. As long na kaya mo siyang ipa-level, ipa-level mo, i-rank up mo. Kasi ito talaga yung malakas din to magbigay. So, ayan, kitang-kita naman, 5,000 yung bigay sa akin ng power score. Tsaka sa may ano, constitution is 4,000. So, around 9,000 yung bigay nito. So, what if mapa-level ko pa to ng mas mataas? So, mas mataas din ang bigay niya. Ayan. So, next, guys, ay ito, optional lang to, pero meron din siyang bigay kahit papano. Etong outfit tsaka mount. Ayan. So, dito sa mount, binigyan ako ng 1,200 HP. So, meron siyang power score na 360. So, optional lang to guys. Pwede nyo rin siyang bilhin. Kaso, ang price niya is 400 gold each. So, for ano lang to, for spender. Pero, free naman tong brown horse. So, meron din siyang bigay kahit papano. Then, syempre, ang outfit. So, pwede mo siyang bilhin lahat, guys. Kasi, bawat isa dito may dagdag na physical attack 5 tsaka spell attack 5. So, ayan, lahat yan. Kung bibilin mo siya lahat, marireceive mo lahat ng stats. So, ang bigay ng power score niya is 110. So, yes, optional lang to guys, optional. Pero kung gusto mo talaga makasama sa rank, need mo siyang bilhin lahat. Ayan. So, ang next thing naman guys is, of course, di mawawala ang codex. So, eto guys, codex, malaki din tong bigay nito. So, paano nga ba ito nag-work? So, pag may extrang item ka sa inventory, for example, ito meron akong ganito sa inventory ko, mga extra. Ayan. Pwede ko siyang ilagay dito. So, pag na-register ko, mawawala to sa inventory ko at mapupunta dito. So, forever na itong nawala sa akin yung item na to. Pero, mapupunta to sa codex. So, ayan, na-register natin. Pero, once na na-complete ko to guys, ayan. So, ang red mark dito is, ibig sabihin, na-register mo na siya. At yung mga walang red mark is, kailangan mo pa silang ilagay dito. So, once na nalagay mo na sila dito, guys, tatlo na lang kulang ko, makukuha mo yung physical attack plus 20. So, additional power score yon. So, ito na yung progress ko, guys. Ayan na yung lahat ng, nalagay. So, ang dami niya na. HP 300, MP, so, ayan, marami na. Then, meron din mga percentage, yan, critical attack boost, 12%, so, ayan. Ayan yung progress ko. So, 86 na yung nalalagay ko. Ayan, mataas din to magbigay ng power score kasi ang bigay nito is yung karamihan dito is percentage. Hindi siya flat na stats. For example, MP plus 80, physical attack 40. Then dito kasi may percentage. So, alam nyo naman, pag mas malaki yung attack power nyo, then mas malaki yung bigay ng percentage. So, yes, ito yung malaki din to magbigay. Ayan. Ang susunod naman is conquest guys. Ayan. Ito ang conquest is maganda kasi may mga na-unlock siya. For example, itong portal. Pag na-unlock nyo to is magkakaroon kayo ng ayan. Pag na level 5 nyo, ma-unlock yung sapet nyo ng fourth slot. And pag level 10 is ma-unlock naman yung fifth slot nyo. So, ano ba yung sinasabi kong fourth slot, fifth slot ng pet? So, ito guys sa spirit. Ayan. So, kung napapansin nyo nakalock to, ayan. Kailangan nyo i-level 10 yung portal nyo at ma-unlock yun. So, alam nyo naman guys, ito isa pa rin to sa pinakamalaking magbigay ng power score. So, kada isang pet dito, for example, ito si Tweety Bird. Ayan.
Ang bigay ng power score nito is 1,600. And itong epic ko is, ayan, 4,397. So, ang laki niya, guys. So, 4,000. Then, ito, 1,600. Ayan, 1,600. 1,700. So, what if ma-unlock ko pa to? So, another, it's either 1,000 plus na naman yun or 4,000 kung makaka-epic ako. So, what if kung limang legendary yun? Pero, wag na tayo umasa sa legendary. Pinaka-late game to and yeah, hindi ko asa sa legendary. So, epic, pwede pa. So, let's say na lima, then limang 4K, so it's 20K. So, maganda siyang i-unlock. Para ma-unlock mo yung 20,000 power score. So, yes. Pero bago mo ma-unlock yun, syempre, kailangan mo ilot yung pet or kailangan mo makabunot ng pet or i-crap yung pet. Ayan. So, yun. Kaya, mahalaga yung conquest. Related siya sa lahat, guys. Ayan. So, conquest. Ayan. So, kailangan mo lang ipa-level. May mga quest naman yan. I-click mo yung details. Ayan. Kuwari, ito ah. Para mapa-level 8 siya. So, ito nga pala, guys, yung dagdag ng power score. So, as of now, nakakadagdag siya ng 1,404. Then, pag napa-level up ko is, magiging 1,600. So, additional 200 power score or power level. So, isa lang yan, guys. Tower of Conquest lang yan. Meron pa sa Tower of Quintesses. So, ayan din. Makikita nyo naman. And, yes, may mga buff siya. Click nyo lang dito yung, ito yung parang ID to. Ayan. So, ayan yung pinaka-stats niya. Boss attack damage boost. Ayan, 18%. Then, boss damage reduction. Then, yung tax sa market. Ayan, meron. Then, ito guys, yung millennial tree. Mahalaga to i-rush kasi bibigyan kayo ng plus 1. Ayan. So, max number of magic square ticket. So, pag napa-level 6 nyo, tatlo na yung entry nyo sa magic square. Ayan. So, lahat naman yan maganda. Ito, ng dark steel gain boost. So, pampadami ng dark steel kung magmimina ka. Ayan, dito ang dark steel storage mo. So, ayan guys, ito mahalaga din to. So, huwag niyong kakalimutan to and kailangan niyo syempre related din to sa mga valley tsaka sa may request. Sa request mission. So, magkaka-relate sila. So, ayan guys, ang pinaka-last na nagpapataas ng power score is skill. Ayan. So, kailangan mo syempre i-max level to hanggat maaari. And mag-ipon ka lang ng mga, it's either uncommon na skill tome or rare. So, mas maganda, mas mataas yung level nito, mas mataas yung bigay ng power score nito. So, ito mataas to magbigay. So, around, ito lahat ng skill ko nito siguro around 4,000 na power score na yung nabigay sa akin or mas mataas pa. And obviously, kailangan naman talaga natin yung skill. Kaya, yes, mas mataas yung level na skill, mas mataas yung damage mo, mas mataas yung bigay ng power score. So, pinakamahalaga to, guys. Huwag nyong kakalimutan tong skill. Tsaka sa forge, guys, ito. Sa may forge, then enchant. So, mas mahalaga din yung substats ng, ano nyo, ng weapon or mga armor. So, mas maganda yung mga TRS niya para mas mataas bigay ng power score. Tsaka, kayo na bahala kung anong stats yung gawin nyo, kung anong type yung character nyo. For example, kung gusto nyo yung bash damage na type, pwede nyo kunin yung mga bash attack. Pero mas maganda tatlong S rank. Pero bihira lang mangyari yon and madami kang i-consume na dark steel tsaka ng identification scroll. So, yun guys. Yun lang yung pinaka talagang pinakukunan ng power score. Pag nagawa mo yun, magtatali yung ano nyo. Yung level tsaka power score or pwede nyo pang mas mahigitan yung level nyo. Kaya guys, wag kayong mawawala ng pag-asa kung mataas level nyo and low yung power score nyo. So, magtatali din yan and grind lang hanggang ma-achieve nyo yung mga sinabi ko sa inyo hanggang makuha nyo yun. So, yun lang guys. Kung may natutunan kayo sa video ko, please do like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa video ko. And thank you guys. Love you all.